Good morning, guys. Ngayon, oras na 'yon ay 6:15 ng umaga. Si-share ko lang sa inyo yung umaga ko every day kung bakit ang agaga ko nagigising. Kanina ay kagabi, umakyat ako ng 11 yata 'yon. Kasi sobrang pagod ko dahil nga ako ay napaso ito. Sobrang laki ng paso ko. Yan guys. Ito yung paso ko. Sobrang laki niya. Tsaka ang sakit. Ang hapdi-hapdi. Hindi ko na kaya. So umakyat ako kagabi. Pero bago ako umakyat ay talagang nilinis ko na yung kusina ko. Lahat okay na lahat-lahat. Ayun, bandang alauna ay media. Biglang nag-doorbell doon sa taas. Di nagulat ako. Siyempre naka-indip na ako. biglang nag-doorbell alauna ay media. Ngayon bumaba ako. Nagligpit ako nung pinag-barbecuehan nila doon sa labas. Tapos, pagkatapos ko yung iligpit lahat-lahat sa labas, nilinis ko na sa lababo. Pero alam nyo ba guys, ang umaga ko, ito kasi gagawa naman ako. Kung gaano kagulo ng kusina ko. Ayan. Ganito. Ayan o. Pag umaga, yan. Ito ang ganap sa akin ng umaga ko. Ayan. Kahit gaano kalinis ito dito sa bahay na to, pag umakyat ka, pag baba mo, eh, parang nagrarambulan ba yung mga yung kusina ko. Pero sa araw-araw na nangyayari sa akin yun na ganun. Parang ano ba, hindi ko na namamalayan yung oras na lumilipas. Hindi ko na namamalayan kung anong oras na. Tapos, minsan nawawala ako sa sarili, kumbaga nabablangko ako. Minsan sa sobrang pagod ko, bigla na lang akong nasusubsob ako dun sa oven ko. Kagaya ngayon, magluluto na naman ako ng pagkain. Iluluto ko yung haris. Ito yung karne. Gagawa naman ako ng haris sa tipa pamigay. Ganyan po, so bali, yung ganap sa akin simula kahapon hanggang ngayon, ang tulog ko lang po ay halos isang oras at kalahati. Yun lang po ang tulog ko ngayon. Hanggang mamayang hapon naman, hanggang gabi na yan, halos wala na naman akong pahinga kasi marami na naman ako iluluto, magluluto naman akong pagkain ng ito. Kasi ngayon kasi gagawa ako ng almusal nila. Yung tea at saka gawa, tapos yung almusal ng babae. Eh ako ang gumagawa tuwing umaga nun, pati lemon, saka yung kanyang orange juice, ibibigay ko pa yun sa kanya, sisilbi ko pa yun sa kanya, dadalhin ko pa yun sa kwarto niya. Kaya yung mga ganap sa akin buong maghapon, ganito po. At saka paalala doon sa mga nag-i-inbox sa akin ng hihingi o ng hihiram ng tulong. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo na kung kayo nare-replyan. Kasi, magre-reply man ako sa inyo, wala rin ako maitutulong. Kasi, pareho lang din naman tayo eh. Hindi porke abroad ako, hindi porke nandito ako sa Saudi, marami na akong pera. Hindi po. Ako po ay nagsisikap lang na kahit paano, para pag-uwi ko ng Pilipinas, eh, may makita naman ako sa pinaghirapan ko. Isa pa, may anak ako. May anak ako. Kaya, pasensyahan nyo na yung mga nanghihingi ng tulong sa inbox ko. Tsaka yung nangungutang na naman sa akin na pinagsabihan ako madamot. Ay, maraming salamat. Ito ang sasabihin ko sa iyo, magbayad ka muna. Hindi ka pa nakakabayad eh. 3 taon na yun eh. Hindi mo pa rin ako binabayaran. Kaya, magbayad ka muna. Okay po, utangin kita. Hindi na yung sabihan mo ako na babayaran mo din ako, nagkataon lang na ano ka, na magdipit ka. Hindi tama yun, hindi kita sinisingil, ikaw ang lumapit sa akin, nanghihiram ka sa akin, na naman, dahil hindi ka pa nakabayad doon sa unang hiniram mo sa akin. Pasensyahan na tayo ha, kasi naririndin na ako sa iyo eh. I-block mo ako. Hindi tama yun, darling, kasi kung gusto mong pagkatiwalaan ka, dapat huwag mong sirain yung tiwala ng isang tao sa'yo. Sa tagalan nun ni 3 taon na, sa'yo,
Sa iyo, maliit na halaga yun. Sa akin, manapakalaki. Hindi biro yung 10,000, darling. Hindi biro yun. 10K yun. Hanggang ngayon, di mo pa nababayaran. 3 taon na. Kaya kung ako sa'yo, gusto mo, putangin kita ulit. Magbayad ka muna sa akin, ha? Para ano, hindi sabi, porket ano eh. Hindi ako maraming pera. Nakikita mo kung ano meron ako. Dahil yung pinaghirapan ko yun. Kung bakit ako, kung bakit meron akong ganon, eh, sa sahod ko yun ang gagaling. Kinukuha ako yung sweldo ko sa loob na 5 buwan. Para maipon yun. Advance pa yun. Kaya, huwag mo akong pagsabihin na madamot ako. Huwag mo akong pagsabihin na mayaman ako. Dahil mahirap lang ako, katulong lang ako. Kita mo yun. Kita mo itong mga ano ko dito, oh. Eh, huwag ka magalala kapag kaya nagbayad ka sa akin. Bautangan kita. Gusto, doblehin mo pa nga. Pero, ano na? Kumbaga, eh, doble na yung ano, doble na yung ano, doble na yung pag-asa mo na ano, hindi na kita mapautang. Ayan, no, napasok pa ako. Sige nga. Tapos, tulog ko isang oras at kalahati lang. Tapos, mababasa ako sa inbox ko. Mayabang ako. Madamot ako? Hindi. Hindi ako madamot. Marunong akong tumulong. Marunong akong tumulong. Saka hindi mo na kailangan sa akin sabihin na ano, pag nangailangan ka dahil kilala mo ako. Kaya sana, kung ano may mapilang sasabihin mo sa akin, maraming salamat. Dahil hindi ko papatulan yung mga ano mo sa akin eh. Hindi ko mapatulan yung mga masamang salita mo sa akin. Kasi, wala ka namang binigay sa akin eh. Piso nga eh. Wala kang binigay sa akin eh. Kaya, para sa'yo to talaga, ginawa ko yung video na to. Kasi alam ko, mapapanood mo to eh. Kasi ini-stalk mo ako palagi eh. Kaya, pasensyahan na muna tayo ha. Magbayad ka muna, darling. Para mapautang kita ulit. 3 taon na yun. Kaya sana matauhan ka na. Saka yung pinagsasabi mo sa akin na yan. Kaya patawad na kita. Kasi tao ka lang. Tao din ako. Nagkakamili minsan. Saka yung emosyon natin minsan hindi natin maiwasan. Siyempre nakakapagsalita tayo ng masakit. Ang mali lang sa'yo. Ikaw na may atraso sa akin. Ikaw pa yung malakas ang loob ng salita sa akin ng masasama. Kaya, ayan guys, thank you so much guys sa panonood sa akin, sa mga emo-emo ko ngayon kasi talagang ano eh, talagang blanco yung utak ko ngayon kasi napasok pa ako. Lahat malinis nandito sa baba, pagbaba mo, ay nako, Diyos ko akala mo, ayan. Magayong pa. Ayan, ito pa. Ay, Diyos miyo. Nakulangan doon sa binabarbecue. Kaya yan, no. Sayang yung balat. Sayang yung balat na ano, ha. Sayang yung balat na nasira na naman. Dami ko nang ano dito. Dami ko nang souvenir dito. Siguro kung pera lang to, inipon ko. Mayaman na siguro ako, no. Yan, no. Hello guys, shoutout nga pala doon sa mga ano, mga mababait at mabubuti kong kaibigan na walang sawang sumusuporta sa akin. Siyempre, sa kay Papa God dahil binibigyan pa rin niya ako ng lakas araw-araw. Yeah, thank you so much guys. Bye-bye and God bless you.